magtataka sila, ba't hindi ko pa nakukuha yung results? Okay? So, ang nangyayari, ba't hindi ko pa nakukuha yung results? Eh, pareho lang naman yung proseso na meron kami. So, so doon na pumapasok yung comparing of process, and at the same time, yung hindi nila napapasok yung timeline. Yung kumbaga, ikaw, nasa chapter 1 ka pa lang, chapter 2 ka pa lang, yung mentor mo or yung fina-follow mo na outside trading, anong habit na gusto mong i-build sa'yo, eh nasa chapter 10 na, chapter 20 na. Parang ganun. So anong mo, Carl? Wag, do not compare your chapter 1 to someone else's chapter 20. Parang ganun ba? Yes, Cap. Very good. Bigyan natin isang bagsak si Carl. Oh, in 3, 2, 1. Boom! Sige. Medyo napa-ano tayo doon, ah. Napa-rabbit hole tayo doon, ah. Dumami ang discussion. Sige, let's go back doon sa ano. Programming. And mahirap pala maging ano dito, ano. Maging DJ. How about yung sa husband, Brad? Wala nang tiwala sa'yo yung ano mo, asawa mo. Pinatalo mo lang naman yung pera, eh. I-withdraw na lang natin yan dyan. Eh, syempre, si Mrs. gustong bumalik. Di ba? Trusting the process na siya. Na-delay nga, eh. Tama yung sinabi ni, ano, Nice Money. Nagbayad muna ng malaking tuition. Pero yung tuition fee na binayad niya, 350,000, oh. Di ba? Before niya kailangan ma-realize na dapat mag-aral. Kailangan niya muna magbayad ng 350,000 before niya kailangan mag-realize, kailangan ko pala magbasa ng books, attend ng mga mentoring programs or ng seminars. So, baligtad ng brief. Or, ano, no? Kumbaga parang nauna mag-trade on her own, tapos saka nag-attend. So, sabi na Ace Money kanina, mag-attend ka muna. Para yung 350,000 mo, wala namang assurance na hindi ka maglulos. Pero I'm sure, yung 350,000 mo, mas mababa. Diba? Na-loss. Baka siguro mga 100,000 na lang yan or 50,000 na lang yan. Diba? So nakatipid ka ng ano, just because nag-trust ka dun sa proseso. So pero paano pag ganito, Brad? Nawala ng tiwala sa'yo yung asawa mo or family member mo. Papaano nyo yun ibabalik? Hinga. Challenging yan, ano? Yung kunyari, may partner ka, husband, wife, tapos natalo sa stock market, gusto bumalik, kaso ang laki na ng pinatalo. Siguro yung solution na naisip ko dyan would be I'm not sure dun sa situation ni Trader Bot if she is making her own money, pero if she does, then set a portion of what you make, tapos yun yung ipang fund mo sa trading. Kung meron kang pang extra, yun yung gamitin mo muna. Huwag mo munang i-consult dun sa husband mo. Kasi nga, medyo may recency bias yan, eh. Ang magiging usapan yan, okay, ba't kita bibigyan ng pera kung ipapatalo mo na lang din? So if you really want to push through other than virtual trading, and let's say after a few months, 6 months, or 3-4 quarters, 1 year, medyo okay na yung result ng virtual trading mo, and then you want to dive into trading, then by that time, since nag-virtual ka lang naman, which is good, walang damage financially, I hope nakapag-ipon ka kahit pa konti-konti. And then yun yung pwede mong laruin. And again, this time, kailangan dumaan ka dun sa tamang process, which is, ayun yan, nakapag-virtual trade ka, and now you want to forward test with real money. Mag-small allocation ka, dun ka mag-start. Mahirap kasi yung parang pipilitin mo yung asawa mo na bigyan ka ng funds. Unless na talagang makausap mo siya ng gusto, na tipong, okay, pwede bang hindi mo na buong family savings yung lalaruin ko dahil newbie pa lang ako, I'm starting to learn the ropes of my skill. Then, dun ka sa tamang process. So, let's say, kung dati nagte-trade ka ng tigpa 500,000, tigpa 1 million, mag-trade ka muna ng tigpa 50,000. Tigpa 100,000 at most. Just to check, kailangan may proof of concept ka, 'di ba? Yan sabi ni Cap, kailangan may proof of concept ka if you want to trade big
or bigger sizes than what you're currently trading, then kailangan may proof of concept ka na nag-work siya, and you can scale it as you move on. So ganun, for me, ipon-ipon ka muna. Sana may source of income ka, no, other than getting funds from the husband, and then yun yung gamitin mo. And then you slowly build your trust. Pakita mo sa husband mo, okay, ito, nag-ipon ako pero konti-konti lang, di sobrang laki ng tinetrade ko. Ito yung result ko. Hindi lang ako nakachambang trade dito, han. Yung 50% na to, over 20 trades, over 30 trades, hindi yung one time big time. So baka pwedeng pagkatiwalaan mo pakonti-konti na ano. Huwag yung isang buong family fund agad yung i-manage mo. So ayan, point ko dyan. So in other words, Brad, ano, no? Proof of concept, may katibayan na, evidence-based na, no? Na parang, siguro, iniisipin ko, tama naman si, may yung kanina plinash ko na, ano, no? Sabi ni Jorn, si Jorn ba yun? O, sabi ni Jorn, ano, baka naman hindi na wala ng tiwala, baka naman for risk management lang, for risk control lang na, oy, kaysa patalo mo dyan, alisin na lang muna natin. Tama. Pero mahalaga yung proof of concept, ano? Siguro kung ako dyan, ito ipakita ko yung ano, ito yung mga mistakes ko dati na ano ko na sila, na ayos ko na, ito yung ginawa ko, han. After that, ito na yung naging result. Proof of concept, ano? Ako, actually, kahit wala kang pagpapakitaan na tao, kailangan meron kang proof of concept, eh. And ako, meron akong mga ganong mga articles na, ako, for my own eyes lang, na meron akong mga model portfolio or model series ng mga trades. Na minsan pinapakita ko sa mga students ko yun na ano, pagka ganito yung market, boom, ito yun. O kunyari, yung mga ceiling play, may model ako noon. Kumbaga parang naka-article ng Kidlat Chronicles. So what to do during ceiling play? So lahat ng scenario planning nandun na. Lahat ng situations, potential. Let's say ganito yung board, weak yung board or strong yung board, late na nag-ceiling or morning ceiling, nag-ceiling tapos bumagsak tapos nag-ceiling ulit, nag-ceiling bumagsak nag-ceiling ulit tapos tuluyan ng bumagsak. So meron akong ganun. So whenever na meron akong doubts or let's say nakalimutan, ano nga ulit yung gagawin kapag ganito, boom, punta lang ako sa Google Drive and then I will just type the tag, kunyari ceiling play, boom, tapos lalabas na yung Kidlat Chronicle na ko na ganun, tapos dun sa article control F to look for the search, to search for the word, and then boom, ganito. Okay, so case study number ano, so 2018 nung nag-ceiling yung kunyari Davin, ganito yung nangyari, nag-ceiling tapos bumagsak ng 10% and then nag-ceiling ulit tapos totally bumagsak. Okay, ganito yun. Okay, sige, don't buy, huwag nang tayong bumili nitong kunyari merong current na ceiling ngayon. So that's a model, ano, no? Model portfolio, or that's your, kumbaga parang manuscript. Yung nakalagay kasi sa Google Drive ko ang pangalan ng mga ganun manuscript, eh. So pag tinaib ko yung manuscript na word, maraming lalabas yung kunyari manuscript for ceiling play, manuscript for let's say yung mga breakout play na ganito. So yun, ganun yung magandang ano, na parang patama siya ng ebidensya. Ito across a lot of cycles to, across 5 years, 6 years na data to. Yung iba dito backtested, yung iba dito na trade ko. So ito yung nangyari. O tigabasahin mo na lang. So not just for other people yung purpose nun, but 80% para sa iyo. Para whenever na meron kang doubts, boom, tingin ka sa model portfolio mo. That's how I do it. To further, kasi sometimes, di ba, meron tayong mga ano, eh, mga alinlangan, eh, mga minsan makakalimutan mo rin, paano ba i-trade tong ganito, di ba, punta ka sa model portfolio and then boom, playbook, very good. So yeah, mahilig akong ano, I write every day, actually twice a day akong nagsusulat, once in the morning and then after mag workout in the afternoon. So can you imagine, sobrang dami kong mga articles na minsan kahit ako nakakalimutan kong hindi ko na alam kung paano hahanapin. So baka yung Google Drive ko, puro mga articles, puro mga ano yun, eh. Kasi, ito, just to add dun, I think, again, for me,
Communication is always very, very important, especially when it comes to a relationship, no? So, kailangan talaga mag-communicate or mag-usap nung wife and husband. And it's not just about the money, no? Bakit? But kailangan mag-communicate? Kasi nga, there's this trauma. And you have to be able to close yung open loop doon. No? Kaya na ito, actually, nag-comment siya ngayon, si Trillibot, na may fear daw siyang kausapin yung hubby niya regarding stock market. No? So, that has to be actually reconciled. Kasi, mahirap eh. Hanggang hindi na ano, hanggang hindi na-resolve yung ganong issue, yung trauma, yung fear, those mental pressures, those mental inputs will weigh heavily on the trader, no, as they continue to trade. So for me, you have to be able to communicate. And what do you talk about, no? Again, it's not about the money again. For me, you have to be able to involve, no, your spouse, your husband in what you're in, no, para maintindihan ka nila. No, it's more of them being able to understand what you're going through. So parang okay, ito yung parang ginagawa ko, ito pinagdaanan ko. Parang huwag yung muna pag-usapan or isatabi yung muna yung pera. No? It's all about understanding each other first, especially when it comes to the ups and downs of trading. Kasi baka dun mas mag-level yung expectations ng husband, dun niya rin mas maintindihan, no, yung mga pwede mangyari. At the end of the day, you have to be able to face yung ganong fear for me. Kasi nga, it's a way for you to be able to at least resolve parts of the trauma that you have. And I think once you unlock that, eventually yung other parts of your trading results will follow. No, parang, di ba, when your spouse understands you, baka yung support pala na yun yung somehow makakapag-unlock ng other things when you're trading. Parang ganun. Huwag mo na pag-usapan yung pera. It's all about being able to understand what you're going through, yung journey, ups and downs. Pakita mo yun kahit yung mga tago mo. Kasi di ba, kanina we're talking about yung proof of concept, mga wins. Also talk about the other side of what you're going through. Yung mga talo mo, no, yung mga pinagdadaanan mo, yung mga emotional na journal mo, parang maintindihan niya na, ganito pa yung trading, so I shouldn't expect na parang madali siya for my wife. So in other words, communicate first kung ano yung ano internal battles na nangyayari, ano? Before, kasi yung stock market, that's more of an external, ano eh. Kapag that's an opportunity, it can also be a threat sa capital mo. Pero talk about, ano muna, magandang, ano, bigyan natin isang bagsak si Sir Sep. In 3, 2, 1, Brad, sabi mo nag-comment si TraderBot dito sa Facebook o sa iyo, nag-message siya sa iyo. Sabi niya, sabi mo, may fear pa siyang kausapin si hubby. Ah, nag-identify na siya, nag-ano na siya. Ayun, nag-comment siya, TraderBot. Hindi, pero siya TraderBot ang pangalan niya? Oo. Saan? Hindi ko makita. Wala tabunan na. Lalim na tabunan kasi. Ito, to. Trader Son. Eh, Trader Son to. TraderBot. Anak nito. Ayun yun. Ayun, full-time wife po ako, sir. Seriously. Man, so, meron pala. Ayos pala. No, TraderBot. Ayun, umiyak na. Naiyak. Okay lang yan, TraderBot. Nasaan yung comment niya, Brad? Hindi ko makita. Meron dyan. Ang dami niya comment. Siya masyadong mahaba. Pero anyway, communication is key, no? Mahirap, Brad, kasi walan kayo ng tiwala sa isa't isa just because of stock market. Ayun ang ayaw natin na makasira yung outside factors doon sa context nyo as mag-asawa. Ayaw naman natin. Kumbaga parang, siguro think of it as hindi siya ano, no? You versus me, kundi you and I versus the stock market or ano, versus the problem. Ito rin pala. Baka kasi may fear siya na i-judge siya or magagalit ng asawa niya. Wag niya muna pangunahan yun, no? Go into the conversation with the mind na maiintindihan ka ng asawa mo, no? He'll understand you, di ba? Kaya kayo mag-asawa, no? There's love within that. So, huwag ka matakot. Okay. So, sige. Let's have an, ano, no? Let's listen to the burning input of Carl. Mukhang ito. Naalala ko na, Cap. So, ano, with regards to your partner, syempre, kailangan mo talaga dapat i-share yun. And, before that muna pala, no? Kailangan mong i-accept muna na may mali ka talaga. Kaya nagiging ganyan yung results mo. And of course, moving forward, sorry, you need to be transparent to your husband. Kasi magkakaroon ng unnecessary pressure yan eh. Diba? So, wag mong pangunahan yung takot mo na baka magalit sa'yo or mawala ng tiwala. Kasi, ano yan eh, if you think about it, even before entering the stock market, your husband or your wife is already your accountability. It's already your accountability partner.
Okay, so kung ano mang problema mo inside or outside of trading, eh mapag-uusapan parati yan. Okay, and with regards to your trading plan dun, your action plan pala dun sa yung moving forward sa stocks, syempre you have to start small, rebuild your foundation. Hindi naman siya back to zero eh. Galing ka na sa mga past mistakes eh. Learn from them, use that experience as your to rebuild that foundation para eventually maiwasan mo na yung ganong klaseng experience. Ako personally, ang ginagawa ko even dun sa mga students ko during our risk management lessons, pinapa-segregate ko sa kanila yung what is working for them inside and outside trading that made them profitable, tsaka what is not working for them, then para they'll just focus on what is working for them. So ayun. Thank you so much. Babigyan natin isang bagsak si Carl in 3, 2, 1. Boom, grabe yung comment section natin. Ang dami kong learnings na nag-e-enjoy ako na magbasa dito. Sabi ko sa inyo, mas matatalino yung mga followers natin eh, yung mga viewers natin eh, na nandyan talaga ang brilliance. Ayun ang sabi ng mentor ko sa akin. Sabi nito ni Cheche, isama mo si husband sa mga training seminar, mga activities para ma-hype siya. Para makita niya yung Sabi ni Jetro, risk management is useless if you don't have a trading edge. You will just lose money slowly with discipline. You will just lose money slowly with discipline. Okay, so tama. Journal your paper trades and check your win rate and edge ratio. Ito, medyo objective yung dati yung ni Jetro. Thank you so much. Ito, kakapangasawa, kakapakasal pa lang nito, brado. Pakita mo muna kung ano yung naging good effect sa inyo ng trading, not necessarily gains. Spreading good habits, patience, etc. Para in-open yung topic, mas higher chance na maging open-minded, ganun. Sabi ni Jeff, one of the biggest motivator for me to succeed in the market, is yung trust and support of my significant other. Knowing someone is rooting for you makes the journey easier, so it's important for your partner to be on your side. May sugar daddy bot ba po? Tiyan, naging kompleto na yung pamilyang yung pamilyang oso, puti. May tanong si Elizabeth Brado. Ano po ang advantage at disadvantage pag trader ka na may asawa na? Ice money. Ano daw ang advantage at disadvantage pag trader ka na may asawa na?